Sinasabing wala nang hihigit pa sa pagmamahal ng ina sa kanyang anak. Ramdam niya ang bawat hikbi at bawat pintig. Bawat ngiti, bawat sakit ng anak ay ligaya't hinagpis sa puso ng ina. Dahil higit sa yakap at kalinga, magkarugtong ang puso nila. Gandang araw po! Karamihan sa mga sanggol, isinisilang na malusog at mamula-mula ang balat. Pero simula't sapun, iba ang batang si Sia. Hi, Sia! Ilang taon na si Sia? Dalawa po. Ah, dalawa? 2 years old na. Hindi pa nakakalakad? Hindi nagsasalita? Minsan lang po. Ah, parang ano siya, namumutla, ano? Apo. Oo. Parang maitim yung kamay. Ganun po. Ba't ganun? Yung sa puso po niya. Ha? Yung sa puso. Sa puso. May butas sa puso ang bata. Mula pagsilang, hirap na sa pagtibok ang kanyang puso. Si Sia kasi merong congenital heart disease. So, nahihirapan yung puso niya. At isa sa mga symptoms noon, makikita ninyo yung parang nagiging kulay talong, nagiging violet yung kanyang mga kamay, tapos yung bibig niya, tsaka mapapansin niyo yung dito under her eyes, medyo nagva-violet din. Tapos, hindi rin makalakad ng maayos. Kahit 2 years old na siya, ano? Si Sia ang kaisa-isang anak nina Alwin at Angelica. Kumonsulta na sila sa iba't ibang doktor sa Pilipinas at iisa ang sagot sa kanila, aabutin ng kalahating milyong piso para maoperahan si Sia. Nakatira lamang sa isang mahirap na komunidad sa Dulag, Leyte ang mag-ina. Walang kakayahan si Angelica na dugtungan ang buhay ng anak. Itinaas na lang niya sa Panginoon ang lahat. Minsan po iniisip pag nagkakasakit siya na nahihirapan. Minsan po sinasabi na lang po namin na kung hindi talaga siya para sa amin, sana wag na po siyang pahirapan. Kasi kawawa po yung bata. I will give the passport and the visa. Pero sabi nga nila, may kapalit na yakap ang lahat ng hinagpis. Kasabay ng pagdating ng Santo Papa sa Leyte noong nakaraang taon, ang pagdating din ng ilang Koreanong misyonero. At sa tulong nila, nabigyan ng bagong pag-asa si Sia. Actually, when I meet the Sia, she is very thin, and then her finger, and then foot, the leaves, and then the skin is the like a purple, mm-hmm. The color is purple, and then always crying because I don't know why. He's in pain. Yeah, in pain. When I met her mother, he always crying because of her baby. Mm-hmm. Because I decided to find, I find that she has a heart disease. Mm-hmm. So no reason. So you decided to help them. Yeah. So. Isang ospital sa Korea ang nag-alok ng libreng operasyon kay Sia. Pati tiket, pagkain at tirahan sa Korea, sasagutin din nila. Aboy na kay mama! Mami, huwag iiyak! Nitong Abril, kahit wala siyang halos kakilala sa ibang bansa, lumipad patungong Korea ang mag-ina. Ito na marahil ang pinakamahalagang lakbay na kanilang gagawin sa kanilang buhay. Iniisip na lang po namin na siguro ito na yung blessings talaga para kay Sia, para maging okay na po siya.
matapos po yung problema niya. Para din po makapaglaro na siya, makalakad na po siya. Sa airport, tulala at halos di makausap si Angelica. Ito ang unang beses na nakalabas sa kanilang maliit na komunidad sa Leyte ang mag-ina. Bakas ang takot at kaba sa kanyang mga mata. Madaling araw na nang dumating sila sa Korea. Masaya silang sinalubong ng mga opisyal ng Seoul St. Mary's Catholic Hospital. Pero hindi nito napawi ang takot sa mukha ni Angelica. Hanggang sa sasakyan, wala siyang imig. Dinaanan na namin ang magagandang tanawin sa Korea, pero takot pa rin ang nanaig. Ang Seoul St. Mary's Catholic Hospital ang isa sa pinakamagaling at pinakamalaking ospital sa Korea. Sa ilalim ng Medical Korea Charity Project, taon-taon naghahanap ang ospital ng mga bata mula sa mga mahihirap na bansa na nangangailangan ng maselang operasyon. Ngayong taon, si Sia ang kanilang napili. We really feel sorry for all the patients, whether it be adult or pediatric, who suffered from diseases, but we want to especially present a new life and light of hope to children who can grow and live a hopeful life. Such a global act of charity contributes greatly to the practicing of Catholic spirituality and values of sharing, and thus promotes Seoul St. Mary's Hospital as a world-class Catholic medical institution. Nung araw ding iyon, agad na isinailalim sa mga pagsusuri si Sia. Hindi lubusang maintindihan ni Angelica ang mga pangyayari. Sumunod na lang siya sa anuman ang iutos ng nurse at doktor. Maasikaso ang mga doktor at nurse na umalalay sa mag-ina. Paulit-ulit nilang pinaalala kay Angelica na nasa kamay ng pinakamagagaling na espesyalista ang kanyang anak, kaya halos wala siyang dapat ipag-alala. Hi, nice to meet you. I'm Dr. Lee, and I will operate on your baby tomorrow morning. The baby is very blue and sad on you. Yeah, so we have to fix that problem. Okay? In addition, there is another problem. Pero nang lumabas ang resulta ng mga eksaminasyon, is it one hole or two?
very big one hole in his ventricle and another small hole in atrium. So I will close the two holes. One hole in his ventricle and another small hole in atrium. So I will close the two holes. Nagulat si Angelica sa sinabi ng doktor, hindi lang pala isa, kundi dalawa ang butas sa puso ni Sia. Natakot siya, lalo pat napakaliit pa ng kanyang anak. If the operation is successful, after the operation, the baby will turn pinkish, okay? And the operation will take about approximately 4 hours. And after the operation, the baby will recover in the intensive care unit. That's not a very complex operation, so you don't have to worry much about it, okay? Pero anumang paliwanag ng doktor, nanaig pa rin ang takot sa puso ng ina. Bilang isang Catholic hospital, naniniwala ang Seoul St. Mary's Hospital ng Korea na higit sa siyensya, malaki rin ang papel ng malasakit at pananampalataya sa Panginoon sa kanilang misyon ng panggagamot. Bago isinagawa ang operasyon kay Sia, bumisita sa kanyang silid si Father John Oh, ang pangulo ng Kotongnei, isang kongregasyon ng mga pari at madre at isa sa mga naging tulay para madala si Sia sa Korea. Saranghamnida. Smile. Smile. 주여, 엄마에게도 복 주시고 아기에게도 사랑으로 가득 채워 잘 수술이 성공할 수 있도록 깨끗하게 낫게 해주세요. 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘. 하폰 나 nang matapos ang lahat ng pagsusuri at eksaminasyon kay Sia. Bukas, isasagawa na ang operasyon. Kaya binigyan ng pagkakataon ng mag-ina na magpahinga at magsama sa isang silid. Kinabukasan araw ng operasyon, puno ng takot at kaba sa puso ni Angelica. Ilang oras mula ngayon, isasagawa kay Sia ang operasyong babago ng kanyang buhay. Ano sabi ng doktor? Yun, bubuksan yung puso niya para maayos yung bukas. Meron ka bang pangakamba ngayon? Yung dun sa possibility na 1% na brain damage. At saka dun sa may possibility din daw na tumigil yung parang hindi mag-work muna yung lungs niya ba yun? Yun. So gagamitin siya ng ventilator. Maya-maya. Sa labas ng operating room, halos ayaw nang bumitaw ng mag-ina sa isa't isa.
Habang lumalapit ang takdang oras, humihigpit din ang kanilang kapit sa isa't isa. Sa huling pagkakataon, bago pumasok sa operating room, nagdasal muli ang mga nurse kasama si Sia at Angelica. Nung mga oras na iyon, ipinaubayan na ni Angelica sa kamay ng Panginoon ang buhay ng kanyang anak. Akala ni Angelica masasamahan niya ang kanyang pinakamamahal hanggang sa buong operasyon. Pero makalipas ang ilang minuto, Mami! 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 Mahigit apat na oras na nagtagal ang operasyon kay Sia. Walang nagawa si Angelica kundi ang maghintay at magdasal. Sa ngayon, nasa kamay na lang ng mga doktor at kalooban ng Panginoon ang buhay ng kanyang anak. Kumusta? Okay na. Pero may nakabahan pa. Sana teknolohiya lang ang pag-uusapan, hindi na bago para sa mga doktor ng ospital na ito ang magsagawa ng operasyon sa puso. Kaya kampante silang maayos nila ang puso ni Sia. Ang problema, undernourished o kulang sa nutrisyon ng bata. Lubhang napakapayat. Kayanin kaya ng maliit na katawan ni Sia ang matinding hamon na ito. Mag-aalas 4 na ng hapon nang lumabas sa operating room ang doktor. Okay, the operation is almost finishing and the operation was very successful. Okay, I closed the large hole in the baby's ventricle and made the pulmonary artery bigger than before. So, I think it was quite successful. Don't worry. Okay. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Pero isa lang ang hiling ni Angelica, ang makita at mahagkan ang pinakamamahal na si Sia. Maya-maya.
nagkagulo-gulo po kami kasi hindi namin in-expect na dito siya lalabas sa isang pintuan. Tapos nung nakita ko pong may lumabas na parang may maliit lang, yung putak mo po ako pagkita ko, anak ko na po. Alas 5 na ng hapon nang payagan si Angelica na makita ang kanyang anak. Hindi pa nagigising si Sia dahil sa anesthesia, pero sapat na para kay Angelica ang makitang mahimbing ang kanyang paghinga at bumalik na sa normal ang kulay ng kanyang balat. Tapos yung nakita ko po, pinkish na po yung lips niya, tapos yung mga daliri niya. Pink na? Opo. Ano, anong naisip mo nung time na yun? Sabi ko, okay na talaga siya. Antayin na lang namin kubalik. Makalipas ang isang buwan. Hi! Lucia! Angelica! Kumusta? Okay lang. Ha? Okay lang. Okay ka lang? Okay. Ha? Oh! Sia! Hello! Hello! Nang una kong makita si Sia, nahabag ako sa dami ng mga tubo na nakakabit sa kanyang maliit na katawan. Pero nang makita ko sa malapitan ang itsura ng kanyang mga kamay, napalitan ng saya ang kaba sa aking dibdib. Ang ganda na ng fingers mo, di ba? Ano? Pink na, no? Hindi na violet. Tsaka parang ano, so okay na ngayon yung itsura niya, no? Oh, ganda. Pink na? Pink na? Ha? Pink na? Shy ka? Oh? Oh, ganda na ng kamay. Hi. Nakikita nyo naman yung parang hiwa doon sa, yung parang may line doon sa gitna ng dibdib niya. Yun naman yung operation niya doon sa puso. Kasi nga binuksan, di ba, dahil meron siyang butas sa puso. Pero mukhang healed na siya. Tapos sabi naman ng mga doktor, her heart is doing well. Hindi ako doktor. Hindi ko lubos na alam ang epekto ng heart surgery sa isang musmos. Tuluyan na nga bang magaling ang puso ni Sia? Hindi ko alam. Pero ang tangi kong alam, makakapaglaro na tulad ng karaniwang bata si Sia. Nakakahinga at nakakatulog na ng mahimbing. At sa unang pagkakataon, mula nang simula nila ang lakbay patungong Korea, sa wakas, makakangiti na si Angelica. Kanino ka nagpapasalamat dito sa ganitong blessing? Ano po,
una kay ano, kay Rolidian, yung barkada ko po na nagsasabi po sa amin. Tapos kay Father Philip. Tapos po sa ano, sa St. Mary's Hospital. Tapos sa Cotong ni po. Salamat sa mga doktor, salamat sa Panginoon. Panatag na ang puso ni Sia at panatag na rin ang puso ng isang ina. Sia, Senyorita Sia. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos, mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.